Anyway mga kabarya, sa video natin ito, pag-uusapan natin ang ating initial public offering o IPO ng ating Robinsons Land Corporation para sa kanyang Real Estate Investment Trust. At aalamin din natin yung step-by-step guide at important detailed information na patungkol sa ating Robinsons Land REIT IPO dahil ito ay nagsimula na sa kanyang initial public offering sa ating PSE Stock Market Philippines at ang kanyang online subscription period ay magmula August 25 hanggang September 3, 2021. Okay? Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, Cryptocurrencies and Altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright! Bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. At i-discuss muna natin yung gagamitin nating mga terms and definitions. Una, itong ating RLC, ito ay Robinsons Land Corporation. Pangalawa, itong ating REIT, ito ay Real Estate Investment Trust. Pangatlo, itong ating IPO, Initial Public Offering naman ito. At ang pang-apat, itong ating FOO, ito ay Follow-on Offering. At ang panghuli, itong ating PSEI, ito ay Philippine Stock Exchange Index. Okay? At kilalanin naman natin yung founder ng ating Robinsons Land Corporation. At meron tayong nakita dito sa thefamouspeople.com. Ito yung photos ng ating founder ng Robinsons Land Corporation na si Mr. John Gokongwei Jr. I-check natin yung kanyang background. Birthday August 11, 1926 at namatay siya sa edad na 93. Ang kanyang sun sign, Leo, ito yung zodiac sign, also known as Mr. John Robinson Lim Gokongwei Jr. Pinanganak siya sa bansang China, born in Xiamen Republic of China, famous as business person. Check natin yung kanyang family. Ang kanyang asawa si Mrs. Elizabeth Yu. Ang kanyang tatay si Mr. John Gokongwei Sr. Ang kanyang nanay si Mrs. Juanita Marquez Lim. At ito yung kanyang mga kapatid, si Henry Go, James L. Go, Johnson Go, at si Lily Ngo Chua. Ito yung kanyang mga anak, meron siyang anim na anak. Si Faith Gokongwei, Hope Gokongwei, Lance Gokongwei, Lisa Gokongwei, Marcia Gokongwei at si Robina Gokongwei. Namatay siya noong November 9, 2019 at namatay si Mr. John Gokongwei Jr. sa edad na 93. Place of death, Manila, Philippines. Founder and co-founder, siya yung founder ng ating GG Summit Holdings, ng ating sikat na airlines, ang ating Cebu Pacific. Siya rin ang founder ng ating Universal Rubina at ang ating Robinsons Mall. Kaya napakagaling ng founder natin na si Mr. John Gokongwei Jr. ang ating Robinsons Land Corporation. Siya yung nagtatag dito. Okay, ngayon kilala na natin kung sino yung founder ng ating Robinsons Land Corporation. At ngayon, ongoing na yung IPO ng kanilang Robinsons
Commercial REIT o yung tinatawag na Real Estate Investment Trust sa kanyang IPO o yung Initial Public Offering nito sa ating BSE Stock Market Philippines. Okay? 6 pesos 45 centavos per share for the RCR REIT IPO. Why did you go for the 12% discount from the price in the initial prospectus? Because, I mean, for context, the implied yield at this price is at 5.7%. You're somewhere in the middle of the pack. That's a bit higher than A-REIT's 5.2 and slightly lower than PhilREIT's 6.3% and DDMP. So why did you go for this price? Well, first of all, Michelle, I'd just like to point out that our yield actually for next year, the estimated yield is actually 5.96%. Slightly above the 5.7% that you mentioned. But you know, the 7 pesos and 31 cents that we filed, that is really filed as a maximum up to price. So it has really been normal standard practice to issue your shares at a discount to the maximum up to price. And you're correct, there is a 12% discount to the maximum price. And I think it enhances the overall attractiveness of the offering to the investors. And we have been, I think, so far receiving some very good comments about it from the market. So we're quite happy about it. Mm-hmm. What makes you confident about this REIT IPO, Frederick? I mean, the property sector isn't exactly the favorite or the darling during the pandemic, but what makes you bullish about this segment? You know, Michelle, the office sector in the Philippines has really been driven by the BPO industry, the IT BPM industry for many years now, in fact, decades. This is really a once-in-a-generation opportunity for our country to capitalize on. The BPO industry has really been growing leaps and bounds for many years. And even now, during the height of the pandemic, the BPO industry still continues to grow. We have a lot of, shall we say, anecdotal evidence of BPO companies continue to take up spaces, renewing spaces, and expanding even to the provinces. So we're very confident because this business so far has been very resilient. We've been through a lot of crisis, no? Local crisis, global crisis, and yet the BPO industry has always proven resilient. And this strength from this industry also supported your performance this year. Property players, including Robinson's Land, of course, saw a pretty decent bounce back this year. Your second quarter numbers actually quadrupled, bringing your first half profit to jump 48%. At dito naman sa website ng ating robinsonsland.com, i-check natin yung mga structure ng kanilang board of directors. Una dito, nandito si Mr. James L. Goh, siya yung Chairman Emeritus. Pangalawa, nandito si Mr. Lance Y. Gokongwei, siya yung Chairman. Ang kasunod, si Mr. Frederick D. Goh, President and CEO. Si Mr. Patrick Henry C. Goh, siya yung Director. Kasunod, si Mr. Johnson Robert J. Goh Jr., Director. Si Ms. Robina Gokongwei, Director. Si Chief Justice Artemio B. Panganiban, Independent Director. Si Mr. Roberto F. D. Ocampo, Independent Director. At andito ang panghuli, si Mr. Omar Byron D. Mier, Independent Director. Yan yung mga magagaling na bumuo ng structure ng Board of Directors ng ating Robinson's Land Corporation. Okay, i-discuss naman natin saglit guys kung ano yung ibig sabihin ng ating REIT. Ito ay nanggaling sa ating Investopedia para well-informed tayo guys, no? What is the Real Estate Investment Trust, REIT? A Real Estate Investment Trust is a company that owns, operates, or finances income-generating real estate modeled after mutual funds. REIT pool the capital of numerous investors. This makes it possible for individual investors to earn
dividends from real estate investment without having to buy, manage, or finances any properties themselves. Yan guys, no? Ito naman yung kagandahan ng ating REIT, kasi hindi na tayo yung mismong kagaya nung araw na bibili tayo ng mga properties at imamanage natin ito para kumita, guys, no? Na tinatawag na real estate. Pero ngayon, pwede na tayong maging investors lang sa pagbili ng mga shares dito sa ating real estate investment trust na inoffer nila sa ating PSE Stock Market Philippines. At kung mag-appreciate yung value nito, doon naman tayo kikita, guys, no? I-check din natin yung mga key takeaways. A real estate investment trust REIT is a company that owns, operates, or finances income-producing properties. REIT generates a steady income stream for investors but offer a little in a wake of capital appreciation. Most REIT are publicly traded like stock, which make themselves highly liquid unlike physical real estate investments. REIT's investment is most real estate property types including apartment, buildings, cell towers, data centers, hotel, medical facilities, offices, retail centers, and warehouses. Liquidity, diversification, transparency, stable cash flow through dividends, attractive risk, adjusted return. Yan yung mga key takeaways naman ng ating real estate investment trust o ang ating REIT, guys, no? Okay, talakayin din natin yung pinaka-importanting part nito, guys, kung paano naman kumita dito sa ating REIT o ang ating real estate investment trust. How to make profit in REIT? There are two ways to make profit naman sa ating REIT, guys, no? Una, ang ating stock market appreciation of price value. Kapag ito ay tinitrade na sa ating stock market Philippines, nag-appreciate yung value naman nito dahil pinapasok ito ng ating mga investors naman, guys, no? Ang ating mga REIT. Yan yung unang way para kumita tayo, ang appreciation of price value sa ating stock market. Pangalawa, na para kumita tayo dito, guys, through dividends naman, guys, no? Kasi meron itong annual percentage on dividends, kaya pang long term ito para sa mga naghahanap ng mga long term investment o yung mga may pera sa banko na hindi naman nagagalaw, guys, no? Na matagal ito para bago galawin, mas magandang i-invest nyo muna sa ating REIT o ang ating real estate investment trust kasi nagbibigay naman ito ng annual percentage on dividends kasi sinishare nila yung interest earn o yung ating profit earn ng kanilang mga real estate sa ating mga investors naman na kumuha ng kanilang investment shares naman dito, guys, no? Kaya maganda ito para sa mga merong mga itinatagong pera na hindi gagalawin ng long term, guys, no, sa banks. Mas magandang ipasok nyo dito sa investment ng ating REIT o ang ating real estate investment trust naman para kumita pa ng mas malaki yung mga pera ninyo na nakatambak lang o nakaimbak lang sa ating mga banks naman, guys, no? Kasi mas malaki yung ibibigay na profit ang ating REIT kaysa sa mga interest earn na makukuha naman natin sa mga banks. Kaya kayo na ang humusga naman dito, guys. Okay? At binuksan ko itong aking PSE Stockbroker account, ang ating Call Financial, para maipakita natin kung paano mag-subscribe ng online investment subscription share ng ating Robinsons Land Corporation kasi nagsimula na ito sa kanyang initial public offering ng kanyang real estate investment trust. At pakikita natin dito sa upper portion, dito sa part ng ating header, nakalagay RL Commercial REIT Incorporated, RCR, Initial Public Offering. Click here. Ikiklik natin ito mamaya para makapasok tayo doon sa detailed information nito at para makapag-fill up tayo ng online investment subscription request para sa ating Robinsons Land Corporation. At makikita ninyo dito nakalagay ang kanyang magiging stock code, RCR, ang gagamitin dito sa kanyang stock code pag nagkaroon na ito ng listing date sa ating PSE Stock Market Philippines o yung date na kung saan pwede na itong i-trade sa ating PSE Stock Market Philippines. Pero bago natin puntahan itong
online initial public offering ng ating Robinson's Land, iti-check muna natin yung aking portfolio kung magkano pa yung natitirang buying power dito para malaman natin kung hanggang saan pa tayo pwedeng bumili ng subscription share ng ating Robinson's Land. Ito, makikita ninyo na meron pa akong 10,000 pesos na buying power. Yan yung ating available na pwedeng bilhing investment shares para sa ating Robinson's Land. Balik tayo sa aking homepage para i-click natin yung part kung saan pwede tayong makapasok at makapag-avail ng online investment subscription share ng ating Robinson's Land. Okay? At nandito na tayo sa aking portfolio at mapapansin ninyo dito na ang available buying power ko is nasa around 10,000 pesos. Ito yung amount na pwede nating gamitin para makapag-subscribe ng online investment subscription share ng ating Robinson's Land REIT IPO. Okay, balik na tayo sa ating homepage para pasukin natin yung important detailed information na patungkol sa ating Robinson's Land REIT IPO. Okay? At bumalik tayo dito sa ating homepage para ma-click natin itong RL Commercial REIT Incorporated RCR sa kanyang initial public offering at makapasok tayo doon sa kanyang detailed information kung paano mag-subscribe ng online investment subscription shares nito. Okay, i-click natin. At pagkatapos nating na-click, ito na yung lilitaw para sa kanyang important detailed information. I-check natin, RL Commercial REIT Incorporated, RCR. Ang price nito, 6.45 pesos per share. Minimum subscription, 1,000 shares. Thereafter, in multiples of 100 shares. Listing date, September 14, 2021. I-check natin tong table. Tong table, merong dalawang option kung paano mag-subscribe ng investment shares para sa ating Robinson's Land REIT IPO. Ang option 1, Local Small Investors, LSI through PSA SA. Ang option 2 natin, online subscription. Pero ang i-discuss natin dito sa video nating ito, itong option 2, yung ating online subscription ng kanyang REIT IPO para sa ating Robinson's Land. Simulan na natin, offer period, ito ay nagsimula na August 23 hanggang September 2, 2021. Last day till 1 PM. Open na ito guys, no? Kaya anytime ito, pwede na kayong mag-avail kung trip at korsonada ninyo yung ating Robinson's Land REIT IPO kasi hanggang September 2 ito ng 1 PM. Mamaya, ikiklik natin ito para malaman natin kung paano mag-subscribe ng online investment shares dito sa ating Robinson's Land REIT IPO. Payment method, auto-debit from call account on September 2, 2021. Kaya chinek natin kanina yung ating buying power kasi auto-debit ito sa ating broker account na ginagamit. Allotment, limited to broker allocation by the PSE. Maximum qualified number of shares to subscribe will be based on available funds in the client's account on deadline date, but if oversubscribed, shares will be raffled, maybe by their minimum subscription amount. Ilagay lang ninyo kung magkano yung target na bibilhin yun yung online subscription shares. Bahala na yung stock broker account ninyo kung magkano yung maaprubahan naman dito. Allocation, if oversubscribed, reserves the right to accept, reject, or scale down subscription requests. No allocation will be made for insufficient funded subscription. Subscription status, open kasi nagsimula na nga ito noong August 23 hanggang September 2 ito ng 1 PM. Kaya i-check ninyo ito. Okay? At i-check natin itong babang portion. Makikita ninyo dito, merong mga label na naka-blue dito. Pwede ninyong i-check ito. Merong terms of the offer, company prospectus, implementing guidelines
for local small investors, RCR Biggest REIT with Attractive Yield Growth Balance. Pwede ninyong i-click ito kung gusto ninyong basahin itong mga naka-label ng blue dito sa lower portion nito. At puntahan na natin kung paano mag-subscribe ng online investment shares ng ating Robinsons Land REIT IPO. I-click natin ito. At pagkatapos nating ma-click yung how to subscribe, ito naman yung kasunod na lilitaw. Warranty on eligibility to subscribe to the offering. Pwede ninyong basahin itong napapaloob naman dito. Pero ang kasunod na step, i-click natin tong I will confirm the representation and warranties above. Itong unang box yung i-click natin para makapasok tayo sa kasunod na step naman ito. Okay, i-click natin. At pagkatapos nating ma-click yung confirm, ito na yung kasunod na lilitaw at nandito na tayo ngayon sa online request form ng ating Robinsons Land REIT IPO at ito na yung fill upan nating form para maka-avail tayo ng online investment subscription ng ating Robinsons Land REIT IPO. Basahin natin itong kanyang instruction. Merong anim na step dito pero ang important part dito na pwede nating gawin, itong number 1 hanggang number 4 dapat ito yung magawa natin dito para maka-avail tayo ng online investment subscription share ng ating Robinsons Land REIT IPO. Basahin natin, number 1, read the terms and conditions. Number 2, enter the number of shares you would like to subscribe for. Number 3, click on the calculate subscription value button to determine the total subscription value. Number 4, click on the submit and print button. Number 5, you can view the status of your request under trade portfolio. View IPO request status. I-check din natin ito mamaya. Number 6, you may adjust your subscriptions anytime during offer period by clicking on the IPO banner located in the home page to cancel or adjust any subscriptions made. Simply place a zero or the adjusted amount on the number of shares field, then click calculate subscription value, then click submit and print. View the status of your request under trade portfolio. View IPO request status to confirm if the change has been made. There is no need to fax the subscription confirmation to your PSE broker account. Itong number 6, gagawin lang ninyo ito kung meron kayong babaguhin sa amount na i-submit nyo sa ating online subscription share. Kaya hindi nyo na dapat intindihin ito guys kung sisiguraduhin ninyo yung amount na o target amount na kukunin ninyo na available investment shares ng ating Robinsons Land IPO para hindi na ito magka-abirya at make sure na yung buying power ng inyong PSE stockbroker account ay nagtutugma sa target na share na ilalagay ninyo dito sa online request form. Okay? At dito sa lower portion, itong naka-black na mga terms and conditions dito, ito yung i-discuss din natin para ma-fill upan natin ito para sa mga trip at korsonada itong ating Robinsons Land REIT IPO. Okay? At ito naman yung online request form na fill upan natin kapag mag-avail tayo ng online investment subscription ng ating Robinsons Land REIT IPO. Basahin natin ito. Terms and conditions, offer price 6.45 pesos per share, minimum subscription 1,000 shares and thereafter in multiples of 100 shares. Offer period August 23, 2021 up to September 2, 2021 hanggang 1 PM sa huling araw nito sa September 2, 2021. Payment terms, auto debit from your call account o kung ano man yung ginagamit nyong PSE stockbroker account. Auto debit ito kaya siguraduhin ninyo na enough yung buying power ninyo.
basahin natin itong online subscription natin, yung kanyang terms and condition. Ay blank, itong blank na ito, name natin, no? An account holder with Call Financial Group Incorporated with account number blank would like to subscribe to the initial public offering of RL Commercial REIT Incorporated. I have read the initial public offering terms and conditions and confirm that I am eligible to avail the same. I shall hold call harmless from any damages or claims which may arise from their reliance on representations and warranties. I understand that your attempt to source out my request will be on the best effort basis and hold Call Financial Group Incorporated under no obligation to fulfill our or complete my order. This likewise serves as an authority to Call Financial Group Incorporated to debit my account for the sum indicated below after the subscription deadline. Below are the details of my request. Ito naman sa baba kung magkano yung ia-avail ninyo na subscription share. Number of shares 1,500. Example natin to, no? Pero hindi po pwede itong 1,500 kasi ang nakalagay 1,000 shares thereafter. Ibig sabihin kada 1,000, pwedeng 1,000, 2,000, 3,000, hindi pwedeng may butal kasi parang board lot din ito. O kaya para kang bumili ng isang bugkos na kamatis, kada bugkos yung bili dito. Pero hindi kamatis yung ating bibilhin, kundi yung investment shares ng ating Robinson's Land REIT IPO. Mamaya babaguhin na lang natin ito na 1,000 shares lang yung makukuha natin kasi nga ang available na nasa buying power natin is almost nasa 10,000 pesos lang pala ito. Okay? At pagkatapos nating mabuo ito, pipindutin lang natin itong submit and print. At after naman nating ma-submit, ito na yung kasunod na lilitaw. Bumili tayo ng 1,000 shares na online investment subscription share para sa ating Robinson's Land REIT IPO. Nakalagay dito, this serves as a copy of your IPO request. Ibig sabihin, ito yung proof na na-receive na ito ng ating PSE stockbroker account. At on phrases na ito para sa request ng ating online investment subscription shares para sa ating Robinson's Land REIT IPO. Okay? At balik tayo dito sa aking portfolio ng aking ginagamit na account sa ating PSE Stock Market Philippines. I-click natin itong View IPO Request Status para i-check natin kung na-receive na ito sa aking account yung ginawa nating online investment subscription request. Okay? Click natin. At makikita ninyo, nandito na nga yung ating online investment subscription request para kay RL Commercial REIT Incorporated. Makikita ninyo dito sa dulong part, yung kanyang status is received na dito sa ating account. At makikita ninyo yung mga history ng record ng mga IPO na kinuha natin. Meron dito yung ating Philinvest REIT Corporation, Mundi Nation Corporation at si DDM REIT Incorporated. At natapos na ito noon, kaya makikita din ninyo yung mga record nila at may date din dito at yung status nito. Kapag natapos na yung subscription nila, nakalagay dito is final. Ito yung latest na subscription natin para kay RL Commercial REIT. Ang date nito na in-execute natin is ngayong August 26, 2021. At ang status nito, received na. Pero yung approval ng shares, ito yung aantayin pa natin before ng kanyang listing date. Okay? Alright, at yan ang ating discussion para kay Robinson's Land REIT IPO at yung kanyang online investment subscription period.
ipinapaalala natin na nagsimula na ito noong August 25 at matatapos ito sa September 2, 2021. Kaya kung trip at korsonada ninyong mag-avail ng online investment subscription share ng ating Robinson's Land Corporation Real Estate Investment Trust para sa kanyang initial public offering, i-check ninyo ito, guys. Okay? Magkita ulit tayo sa kasunod nating video. Once again, have a great day ahead. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli.